Welcome to my channel, Mom Shirlene and Angela's Vlog. Ayan, happy eating tayo ngayon, guys. Kailangan happy. Pag kumakain, kailangan happy. Happy eating ng lunch. Ayan, lunch time na, guys. 1 o'clock na. Ayan, 1 o'clock na. Nakalimutan ko. Na-busy ako doon sa ginagawa ko. Sunod yung mga bumibili. Sabi ko, naku, ano ba yan? Hindi pa ako nakakain. Meron na naman. Nagpapalood. Medyo okay ngayon ang bentahan, guys. Nakabenta na tayo kahit medyo tanghali na tayo ngayon. Nagbukas ano. Kasi nagluto ako kanina ng marami. Nagprito ako ng isda. Kasi ng Friday ngayon, puro isda. Tapos gulay. Ito yung sobrang yung lettuce. No, ubos na yung pinaka pang sausawan ba. So okay lang 'yun. Tapos meron akong nagluto din ako kanina ng So ang ginawa ko kasi kanina kaya tinanghali ako, ginanahan akong magluto. Tapos nakapantulog pa ako. Luto ko ng luto kasi pag naligo ako tapos yung bago yung suot ko, mangangamoy yung niluluto na naman yung dami ko, di magpapalit ako. Kaya ang ginawa ko, nagluto muna ako. Hindi ko na inisip yung tindahan ko magbukas ng maaga. Tinanghali ako ng pagbubukas ng ng tindahan, mga magte-10 na yata. Magte-10 na yun. Ay, wala pa magte-10. Siguro mga 9 pa lang. 9 yun. Ayan. Yun, pagkatapos kong magluto, pinrito ko itong bangus kanina, tapos nagluto ng fishball. Tapos itlog, nagluto ako ng itlog, pinagsabay-sabay ko na para lahat ng amoy, mapunta lahat sa damit ko, lalabhan na naman yun. Tapos, ito, okra, appetizer, yung kausaw. Hindi ko nga naluto yung talong pala, hindi yung sitaw ang niluto ko, talong, kasi mamayang gabi ulam namin yun, ito tortang talong ko siya, kasi gusto ng anak ko tortang talong namin. Ay, ito, ubusin ko na to bago masira, kasi hindi naman siya sira yung lettuce. Ubusin ko na to, sausok na sa, meron ako dito sausawang bagoong, yung ginisang bagoong. Yan, bagong isda, ginisa ko. Bawang, sibuyas. Yan. Yan ang sausawan ko. Tapos may appetizer pa ako dito na binurong mangga. Yung Indian mango. Nalagay ko sa bote. Binuro ko. Ang bango. Ang bango ng paminta tsaka suka. Alam nyo, hindi ko akalain na nauubos ng anak ko to. Ito na lang natira, guys. Ang dami nito. Puno ito. Ito pa lang lagi niya kinakain. Appetizer niya. Hindi ko alam na kumakain pala siya nito. Buti na lang gumawa ko. Ang sarap. Ang sarap. Manamis na miss. Ang ginawa ko. Kunti na lang. Ubusin ko na. And then, meron ako ditong blueberry yogurt. Yogurt na blueberry. Hindi ko naman to paninda, guys. Binili ko lang to doon sa mama na nag-alok sa akin. Kung gusto ko daw magtinda nito, sabi ko, hindi naman to makilala sa tindahan ko. Ang kilala sa akin, Yakult. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng pang-personal namin ng anak ko. Yogurt daw ito. Yogurt na yung drink. Yogurt drink. Hindi siya yung yogurt na talagang yung parang malapot. Iba yun. Ito, yogurt blueberry drink. Yun. So, ito ang ating Alam nyo ba ako araw-araw akong umiinom ng Yakult? Kasi good for the stomach or sa tummy. Ayaw magpabukas, guys. Ayaw magbukas talaga. Sobrang madikit. Ayaw niya magpabukas, guys. Sobrang dikit. Bubutasin ko na lang to sa gitna. Hindi katulad sa Yakult. Isang ganun ko lang. Bukas na agad. Ito, grabe. Silyado ba?
Nagkanda, gutay-gutay na. At ito, may ano eh, parang hindi ito Philippine made. Parang mayroong parang ano, parang Saudi, Indonesia o Malaysia. Alam niyo yung mga sulat ng ano, ng mga taga Middle East, ganun. Tsaka ano siya, never heard. Ito ngayon ko lang ito nakita, itong yogurt drink na ang pangalan niya. Hindi ko na babanggitin kung anong pangalan niya, guys. Basta yogurt drink. So, bumili lang ako ng isang pack. Mamaya na lang, lagay ko muna sa rep para mas malamig. Kasi ayaw niya na magpabukas. Yan. Tingnan niyo yung pagkain. Ito yung aking lunch, guys. Halo-halo. Yan, oh. Yan, okra. Maganda yan sa dumi. Ayan yung itlog at saka yung fishball. Tapos yung pritong isang bangus. Tinapa. Ay, hindi. Daing na bangus. Tapos ito yung ano, lettuce. Tapos yung bagoong. Tapos yung ano yun. Yung appetizer na mangga. Of course, yung rice ko. Ayan. So, let's eat! Kain na tayo, guys. Nagmikikwento ko sa inyo. Di, yun na nga ang ginawa ko kanina. Pero ngayon, pagkatas kong maligo, ang dami mga chichibreche. Mayroong in-order na shampoo. Ang hair growth daw yun. Pang tumubo, pantubo. Sa mga manipis ang buhok, nakakatulong daw tumubo. Hindi ko alam, guys. Ano? Dati naman naglalagas yung buhok ko talaga. Ito yung maliligo ako. Kahit any shampoo o conditioner, basta pag ako naligo na, may nalalagas talaga ang buhok. Paunti-unti. Minsan pa nga, kunti lang. Ngayon, mayroon akong shampoo laging ginagamit dito na local lang siya. Yun ang medyo na less yung aking paglalagas ng buhok. Ngayon, tuwing magpo-conditioner ako, mas lalong nalalagas ang buhok ko. Kaya hindi na ako gumagamit ng conditioner. Ano na lang siya? Shampoo lang siya, guys. Pero, very effective sa akin. Hindi masyadong nalalagas yung buhok ko. E ngayon, pero, ano, manipis talaga ang buhok ko. Eh, gusto kong kumapal yung buhok ko. So, ang ginawa, nag-order ako ng, ano, try ko lang ng shampoo. Sa TikTok. Sa TikTok shop, order ako. Hindi ko nababanggol din ako, ano. Madali daw tumubo yung buhok. Yung manipis yung buhok, kakapal daw, nakakatulong kumapal, ano. Marami pang promises na ano, yung nakakatanggal ng dandruff. Wala naman akong dandruff. Ngayon di, dumating nga nung isang araw, at ginamit ko kanina lang, nag-shampoo ako, ginamit ko. Unang shampoo ko pa lang, paglagay ng, siyempre, siyempre, imamasad mo yun sa anit mo, wala pang 2 minutes, wala pang, kasi pag nag-shampoo ako, sandali lang, hindi ko binababad. Kasi pag binababad ko, ano ako, yung parang nalalagas yung buhok ko. Kaya sandali lang talaga sinashampoo, tapos banlaw ang ganyan. Ito medyo, ganyan ko sa ano. Habang minamassage ko siya, wala pang 1 minute yun eh. Habang minamassage ko siya, hindi ko naman binabad. Habang nagmamassage ko, kumati yung anit ko. Sobrang kati ng anit ko. Dito sa tuktok. Dito sa tuktok lang. Dito. Sobrang kati habang nagtagod. Ganito na. Ang kati-kati. So, ang ginawa ko, binanlawan ko kagad. Banlaw ng husto. Banlaw ng husto. Ngayon, nitignan ko yung ano, yung drain floor doon. Pag ganun ko, may buhok. Kinuha ko. Lang. Sabi ko, may buhok ko yun. Nalagas. Kunti lang naman. Ganyan ko ulit. Habang
Ganyan ko ulit, bandang ulit. Kasi ang kati pa rin eh. Kinamot ko siya ng yung kamay ko lang, hindi yung kuko ko. Ko para ano ma ano yung kati, ganyan ganyan ko. Ang kumakap, hindi naman dating ganyan ang pag ako sa shampoo. May binlan, banlog, banlog ulit, ano. Hipo ulit ako doon sa drain floor. May nakuha na naman akong ano, kunting buhok. Lagas ng buhok. Sabi ko, lah, ano naman, dati-dati, hindi naman ganun. Kaya, nilagay ko ulit doon, pinagsama ko yung buhok na nakuha ko. Hindi na. Tapos, nag-conditioner ako ng ano, ng Dove. Sandali lang din. Yun. Nung binalawang ko, ayun na naman, may lagas na naman konti. Naku, pinagsama-sama ko, Diyos ko. Medyo marami-rami rin ng konting lagas. So, sabi ko, kaya ayoko mag-conditioner kasi ano, habang nalalagas ng buhok ko, hindi talaga ako pwede sa mga, yung mga ano, mga shampoo, high-tech ba? High-tech shampoo. Yung mga imported na shampoo, hindi talaga ako pwede sa mga ganun. Bagay lang sa akin, local kasi manipis na ang buhok ko. At ako tuloy akong gamitin na gano'n. Hindi ko alam kung bakit nangati yung aking ano, yung aking anit. Sobrang kati dito sa tuktok. Hindi ko na siya gagamitin. Okay lang yun. Nag-try lang naman ako. Mura lang naman siya. Nag-try lang ako. Eh, hindi naman siguro effect. Ayoko naman din ano, araw. Magsa-shampoo ulit ako tapos gano'n na naman, malalagas eh. Maka maubos ang buhok ko. Eh, ang nipis-nipis na nga ng buhok ko eh. Gagamit na lang ako doon sa shampoo na yun na sinasabi ko sa inyo na huyang ako. Sabang ano siya. Parang bihira ko na nga siya makita yung shampoo na yun eh. Hindi ko sinabing ano ha. Ano ba yung shampoo na yun? Nakalimutan yung pangalan. Huh? Wait lang guys ha. Kasi may andyan yung shampoo. Sandali lang. Alam ko na guys. Ano siya? Shampoo na siya. Conditioner na. At wait guys ha. Hindi hawak ko na kasi. And perfume pa. Very hiyang si sa akin. Hindi. Minsan wala akong nakitang lagas ng buhok eh. Paminsan-minsan lang. Pero baka ano, minimal na lagas lang na konti lang. Rejoice guys. Hiyang ako doon sa Rejoice. Yung orange. Hindi ako nagpo-promote ha. Isa doon ako hiyang. Yung 3-in-1 siya. 3-in-1 may shampoo siya, conditioner, and perfume. Yan. Ano, wala masyadong bumibili sa akin ng ganyan shampoo. Pero may tinda akong ganyan. Ang ginagawa ko, ako lang gumagamit. Ako lang bumibili. And just in case lang na may bumili. May birang-birang bumili sila. Ang lagi nung inaano, mga Pantene, mga Sunsilk, ganyan, mga bumibili nila. Pero ako, stick na ako dun sa, although, ever since naman, bata pa ako, manipis na talaga ang buhok. Guys. Parang panot. Manipis na ang buhok ko. Bakit kami, manipis ang buhok. Ang father ko, kalbo niya. Yung brother ko naman, kalbo rin. Dahil sobrang nipis ng buhok. Kalbo na lang sila. Minimaintain na lang nila yung, may buhok naman sila, kailang kalbo na dito. May buhok din. Ayun din, minimaintain na lang nilang pakalbo na lang. Bagay naman sa kanila na yung mga bald. Eh, mga babae, kami naman mga babae, manilipis ang buhok. Manilipis talaga mga buhok namin. Pero hindi naman kami ng parang yung panot. Talagang sadyang matataas ang mga noo. Gano'n, matataas ang mga noo, guys, sa namin. Nagmana ako sa tatay ko na ano, mataas ang noo. Ang sika? Appetizer manga. Ayun na nga, hindi ko na nga
Kaya gagamitin. Hindi ko alam. Sabi, ang sabi daw, kaya daw nangangati yun. Nag-i-epekto na ba? May epekto na siya dahil kakapal daw yung buho ko. May epekto na siya sa anit. Ang hirap kasi mag-iwala. Magaganda naman yung mga review na naano ko. Kala yung iba, hindi maganda. Hindi magandang review. Pero mas marami yung magagandang review. Na kumapal daw ang buho nila. Tumubo daw yung mga baby hair nila. Tapos kumapal. Tapos maganda. Yung iba naman, mga bad review eh. Lalo daw nagka-dandruff. Ganun. Sabi naman, talaga daw nangangati sila. Nangangati daw. Unang first time daw nila, nangati daw. Tapos madami din daw nalagas. Kaya, hindi ko rin alam eh kung totoo ba yun o baka alam. Makabenta lang sila. Di ba? Makabenta lang sila. Nasabihin nila yung ganun. Para makabenta. Na gumagamit daw sila ng ganito, ganyan. Kaya, ngayon, hindi na ako o-order ng mga ganun sa mga online. Buti na lang, mura lang, guys. Okay lang yun. Kitain ko pa naman yun. Ang gagawin ko na lang. Gamitin kong panlinis na lang. Diba? Pwede naman yun, bubula yun. Mahalap mo ganda. Ano mo sa panlinis mo sa CR, ganun. Hindi rin sayang, diba? Ganun na lang. Mahirap makipagsapalaran din. Paano kung kalbo na ako nalagas na lahat ng buko dahil yung side effect niya hindi hiyang sa akin, diba? Ang hirap magtiwala talaga, guys, sa mga naabudol kasi ako. Nagpabudol naman ako kasi ang ganda ng review. Legit daw talaga. Hindi ko naman sila sinisiraan. Siguro nga sa iba, hiyang sila. At sa akin, hindi hiyang, guys. Dapat, wala kang mga ganung nararamdaman, di ba? Tapos lalo po, nakita mo, talagang nalagas talaga yung buhok ko. Tapos nakati. Grabe ang kati, guys. Nabuti na lang na hindi na makati. Diyos ko po. Ewan ko lang kung nahugulaan na ninyo yung shampoo na sinasabi ko. Pero wala akong babanggitin dito, ha? Kasi ayokong masira sila. Basta ako, ganun na lang, hindi na talaga ako mag-order ng mga ganun shampoo na mga galing sa ibang bansa na tapos napakamura. Hindi na. Natuto na rin ako sa aking leksyon. Natuto na ako. Baka sa isang araw, guys, pagharap ko sa inyo, wala na akong buhok. Mamaya naka-wig na lang ako kasi nalagas at ang buhok ko dahil dun sa... Siyempre, chemicals yun eh. Kung hindi hiyang sa'yo, huwag mo na ituloy. Na hindi ako nahihiyangan. Nahiyangan, guys, natakot ako. Kasi hindi naman ganyan ang nararamdaman ko eh. Di na baling manipis ang buhok ko. Huwag lang malagas. Yun pa rin ang gagamitin kong shampoo. Alam nyo ba? Hindi ko manatikman itong isga. Ayan. Hindi ko natikman. Masarap magkamay. Eh. Masarap magkamay, guys. Lalo pag ganyan. Isda. Itlog. Ito, ubusin ko na talaga ito. Nasawso ko na siya sa bagoong. Ito na, eh. Minsan nga, magmumukbang ako ng sangyoksal. Sangyoksal na saka lettuce na. Yung lettuce na, no? Nung ginabalot mo yung meat na yun.
Sabi, balon nun. Dito. Sabi, subo. Diba? Buwang hun. Magmukbang kami ng isang yup salen. Ubus na. At least, wala na talagang ano. Wala na sa... Wala ng mga tira-tira ba? Ang nandyan na lang, gulay ko ay sitaw, tsaka yung talong. Yung talong mamaya, ito torta ko. Gusto ng anak ko yung talong ito torta. Yung talong mismo ay luto. Yung pag ginanyan mo, brown din yung talong. Ayan niya yung parang ano, parang hilaw pa. Yung parang nabalot lang siya ng ano, tawag doon, ng itlog. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya, pati talong brown pag pinrito mo. Kaya yun ang gagawin ko mamaya. Itong bangus, boneless. Ang crispy. Ano? Na toasted ko. Kinakain ko yung balat niyan. Guys, yung ulo niyan. Pag crispy, kinakain ko pati ulo. Kanya kakain yung ulo pag crispy. Ulo yun. Kain ko. Parang uulan, guys. Madilim. Kaninang umaga, sobrang lamig. Nung lumabas ako, giniginaw ako nung lumabas ako nung alas 5, nung nagising ako kanina. Mga alas 5. Lumabas ako dun. Nagmuni-muni muna ako dun sa labas. Sabi ko, lamig! Ang lamig! Bakit kaya malamig? Siguro nga, ano, baka uulan. Kasi nga, nakulimlim guys, oh. Talagang as in madilim. Meron pa rin natira. Nga. May natira pa rin. Ito na lang. Dito na lang ako sa... Yung balat niya ba niya? Ang crispy ng balat. Crispy. Ang crispy. Yung ulo. Ulo. Rinig nyo. Ito crispy. So, tapos na. Nanggad mo na ang kwento ko. Yan. Thank you so much for watching sa aking mukbang. Ako lang kumain yan, guys, ha? Pero may tira pa rin. Bye! God bless! Please, don't forget to subscribe, mag-comment, mag-like. God bless!